Inikot po ng ating kapusong si Jessica Soho ang paligid ng Ground Zero kung saan mismong naganap ang landslide sa Itogon, Benguet. Naipaalam naman daw sa lokal na pamahalaan ang banta ng landslide doon, kaso ang problema, pagmimina na talaga ang ikinabubuhay ng karamihan sa mga residente. Mula po sa Itogon, Benguet, nakatutok live si Jessica Soho. Jessica. Vicky, hindi na nga talaga dapat ipinagtataka kung bakit nangyari ang trahedya sa Minahan sa Itogon, Benguet. Dahil 7 taon na ang nakararaan, noon pa man alam na ng mga otoridad ang nangyari na nga ngayong worst case scenario. 2011 pa lang daw, nagbabadya na ang trahedya dito sa Barangay Ukab, Itogon, Benguet. This is the picture, Google map, Google image ng area before na nangyari yung landslide. Ito, let's take note of this slope or ridge. Mm-hmm. Pag ganyan ang kulay, noon pa na nakikita natin may cracks na ang bundok na to. Noon pa lang, idineklara ng highly susceptible ang lugar sa landslides. Sabi niyo po, may mga tunnel dyan? May pero mga... nandito sa... Yes, dito. Nandito sa baba. May mga adits ng mga small-scale miners dito sa baba. Adits o tunnels. Pero ang trigger ho, sa taas? Ang trigger nandyan sa taas. Kasi before, na nangyari ito, yung sabi ko nga, nasaturate na ang lupa na to, na makapal, tsaka bitak-bitak ang bato, dahil 1 month na nagmumonsoon rin na dire-diretso ang bagyo nung ang Benguet nung August. Tapos yung ulan pa nung Typhoon Ompong. Ayon sa MGB o Mines and Geosciences Bureau ng DNR sa Cordillera, hindi sila nagkulang sa babala sa mga minero. Ang malungkot nga lang ho, it's not as if parang isang bagsak lang ito. Nakita na ninyo yung warning signs as early as 2011. And it was transmitted to the concerned authorities. Lalo pa bago dumating ang bagyong Ompong. Before the typhoon also came, nag-issue kami through the president of the Benguet Federation Small Scale Miners and copy furnished si governor. Sinasabi namin na yung mga small-scale miners, aside from not going inside their tunnels or adits to mine, they should also leave their shanties. Hindi na raw nakapagtataka ang nangyari. So dito sa bahagi ng tinatawag nilang Ground Zero, kung saan naganap mismo yung landslide, mas malinaw kung paano nangyari. No? Sabi ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR, nagsimula yung pagguho ng lupa dun mismo sa tuktok na bahagi ng bundok o yung upper slope. Kasi nga sa sobra daw na buhos ng ulan ni Ompong, bukod pa dun sa pagkababad ng lupa sa mahabaan ding pag-ulan noong Agosto. Kaya lumambot yung lupa, walang vegetation, dumausdos yung lupa halfway kung saan naman dyan sa ilalim, naroon yung mga tinatawag nilang adits o mga tunnel na naka-contribute dun sa lalong pag-dausdos ng lupa hanggang dun sa ilalim. Pag tinranslate mo yan, nakalagay, bawal magmina 50 meters mula rito paitaas at 50 meters pa ibaba. Pero mukhang hindi ito pinansin through the years, no? Matagal na raw pong pre-identified na highly susceptible to landslide itong lugar na ito. As early as 2011. Alam mo ba ng mga minero yan? Yes, ma'am. Nasabi pa na ito ay no mining zone, itong area na ito. Kaso as normal na natin mapigilan, hindi naman natin araw-araw na mabantayan sila. Kaya siyempre hindi natin maiwasan na may nag-ooperate. Ang istorya ng Barangay Ukab dito sa Itogon, katulad din ng ibang mga barangay, mga bayan dito sa buong Pilipinas, na pagmiminang ikinabubuhay. So ito mga nakikita natin halimbawa ng mga bahay na narito, no? Pati yung mga nandun sa
lugar na natabunan ng landslide. Lahat yan, mga bahayan o bank houses o mga komunidad ng maituturing ng mga minero. Walang ibang ikinabubuhay talaga ang mga taga rito kundi yung minahan. Kumpara sa karaniwang barangay, masasabing maunlad ang barangay Ukap para nga itong bayan. Pero lahat ng ito nanganganib ngayong mawala kapag ipinatupad ng gobyerno ang tuluyang pagsasara ng mga minahan. Walang magawa ang mga naghahanap ng mga nawawala kundi ang maghintay. At mukhang hindi malinaw sa ngayon kung hanggang kailan nila ito gagawin. Ang kinatatayuan po natin ngayon ay ang Alejo M. Pacalso Memorial National High School sa Barangay Tuding. Dito pa rin po sa Itogon. Katabi po ito ng Barangay Ukab. Ito ho ang itinalagang evacuation center para sa Bagyong Ompong. At narito po yung ilan sa mga nakaligtas dun sa sakuna na nangyari sa kanilang barangay. So hindi ho naman lahat nandoon sa guho. Marami ho rito ang nakaligtas. At yung parang ukay-ukay ho sa aking likuran, mga damit po yan, mga donasyon ng mga gustong tumulong sa mga nabiktima ng Bagyong Ompong dito sa Itogon. Sana'y magsilbi nga lang ho itong hudyat para dun sa mga gusto pang magbigay ng donasyon. No? Baka hindi na ho pwedeng, baka pwede hong huwag ng damit kasi marami na hong mga damit na donasyon dito. Ang kailangan ho siguro ng ating mga kababayan dito, hanap buhay sa ngayon kasi wala na silang mapagkukunan pa ng ikabubuhay kung ipatutupad ng pamahalaan yung pagsasara ng minahan dito. At siguro yung temporary relief, Vicky, no, at pati si Tita Mel para sa Kapuso Foundation, pagkain, tubig, gamot, habang nasa krisis nga po ang bayan na ito dito sa Benguet dahil sa nangyaring landslide. Vicky? Maraming salamat sa ulat mo, Jessica Soho.